dilim na gabi. Tara na inigan ng horror sa tabi. Kung gusto mo magpuyat, kumuha ka ng kabi. At pumasok ka sa aking lagusan tungo sa madilim na parte. Kung sinagusan ko ito ay nakatakot. Ang nakwento ko ay subukan. At mahinig na lubusan. Aras sa kababalaghan, ito ay kakabahan. Kung gusto mo pumunta sa ibigin na dyan, ako ang daan, ang lagusan. Aghoy! Ang aghoy, inalalarawan sila ng waray folklore bilang mga kaakit-akit na lalaki at babae sa kanilang unang bahagi ng 20s na kadalasang nakikitang nakayapak. Bagamat sinasabing sila ay talagang maliit sa sukat, mayroon silang ginintuan na buhok, malalim na mga mata na asul, berde o kayumanggi at matataas na ilong. Ang mga puno ay nagsisilbing kanilang puder sa mundo ng mga tao. Lumalabas sila pagkatapos ng dilim at tinatawag ang kanilang mga kaibigang tao sa pamamagitan ng mga sipol. Papasok lang sila sa bahay ng kaibigan kung imbitado sila. Mahusay rin silang maghanap ng mga nawawalang bagay na pagmamay-ari ng mga kaibigan nila. Ngunit kadalasang ginagamit ang kasanayang ito upang subukan ang katapatan ng kanilang mga kaibigan. Ang isang aghoy ay nagpapakita sa kaibigan ng isang bagay na may malaking halaga na nagkukunwaring silang walang ideya kung ano ang bagay na iyon. Ang isang tapat na kaibigan ay kanilang ginagantimpalaan ng isang mahiwagang pitaka na hindi mauubusan ng ginto, habang ang hindi tapat ay iiwanan magpakailanman sa kabilang mundo at hindi na muling makikita ang aghoy. Mamamatay ang katawang lupa nila habang ang kaluluwa at diwa nila ay buhay sa mundo ng mga engkanto. Naglalakad ako pauwi ng bahay nang mahagip ng mata ko ang ilang tao na naglalakad ng tulog patungo sa limlim na kagubatan. Hindi ko alam kung bakit. Dinig ko ang kakaibang palatak mula sa kawalan. Sigurado akong doon mula sa dilim ang palatak na sinusundan ng mga tulog na tao. Dahil sa kuryosidad, sinubukan kong magpanggap na tulog. Kabado man at mapanganib, ay mas minaigi kong gawin para malaman kung ano ang nangyayari. Nakarating kami sa malaking puno ng akasya at doon natanaw ko ang lalaking maputi na may gintong buhok. May taglay siyang napakaamong itsura. Ano kaya ang meron doon? Naisip ko na lang na magpatuloy sa pagpapanggap hanggang mapahinto ako sa paglalakad nang tumagos isa-isa ang mga tao sa puno. Naiwan akong tulala sa gubat. Pakiramdam ko may kakaibang nangyari. Iniisip ko pa na baka patay na at mga espiritu ang mga nakita kong tao na tumagos roon. Hindi nagtagal, naglaho na rin ang puting usok at huminto ang pagsipol. Naglaho silang lahat na parang bula. Takot na takot ako sa mga nasaksihan ko. Hindi ko alam kung isang panaginip lang ba ang lahat. Kumaripas na ako ng takbo palabas sa gubat nang makakita ako ng ginto. Puminto muna ako para suriin ang hugis kahoy na yun. Ilan sandali ko pa siyang tinitigan nang maging putol na kamay ang kaninang nagliliwanag na ginto sa lupa. Sumigaw ako ng malakas at nagkukumahog na tumatakbo para humingi ng saklolo. At doon nakita ko si Mang Simon na patungo sa aking kinaroroonan. Iha, ano ang nangyayari? Naririnig kitang nagsisigaw. Naliligaw ka ba? Aniya, saka ako hinawakan sa balikat. Diyos ko, aghoy ang nakita mo. Halika't sumama ka sa akin. Agad naman akong sumunod. Natatakot na rin kasi akong maglakad mag-isa sa ganong oras. Gusto ko pa sanang ituro kay Mang Simon ang puno kung saan ko
nakitang pumasok ang mga nakapikit na tao. Subalit hindi na niya ako papakinggan dahil tiyak na mas uunahin niyang ilayo ako sa lugar. Hindi ko pa kailanman nakakainkwentro itong mga agoy sa kagubatan. Mababait sila at pala kaibigan na engkanto. Subalit nang marinig ko itong kwento ni Almira, ay naging makabuluhan ang lahat sa akin. Siguro nga ay may taong nanakit sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko ba ipaliliwanag sa dalaga ang lahat. Gayong ilang linggo pa lamang ang nakakaraan nang makapatay ako ng aswang sa lawa. Sinasakop na nga kami ng mga aswang at engkanto. Ang masama pa ay kumikitil na sila ng buhay ng mga mahihinang tao. Naglakas loob akong puntahan ang puno na tinutukoy ni Almira nitong nakaraang gabi. Iyon nga lang ay wala na ang nasabing puno. Imposible man ay tiyak kong muling magpapakita ang aghoy na iyon sa ibang araw. Nakaraan ang 5 araw, nagkasakit si Almira. Dinala siya sa ospital at panandalian siyang gumaling subalit. Naging malubha lang ang kanyang karamdaman matapos lang ang 1 gabi sa ospital. Tinubuan siya ng hindi pangkaraniwan ng mga bukol sa katawan. Kasunod ang pananakit ng kanyang tiya na wala naman na kahit anong sanhi. Hindi naman siya kinukulang. Wala rin akong makitang maaaring kontrahin laban sa sakit niya. Ang tanging magagawa ko lang ay balikan na lang ang puno ng akasya kung saan nakatira ang aghoy. Pinagkakatuwaan siya nito. Tiya ko rin, nagalit kay Almira ang engkanto. Maingat akong naglalakad sa makulimlim na kagubatan patungo dun sa nasabing malaking puno. Nagkalat na kalansay ng tao ang pira-piraso sa daan. Hindi ako makapaniwala na may iba pang nilalang sa lugar na iyon. Nakakita ako ng mga taong itim na sumisipol sa ibabaw ng malaking puno. Kinutuban ako lalo nang bigla itong tumingin sa akin ng masama bago naglaho na parang usok. Inihanda ko ang sarili ko. Mapanganib ang mga taong itim at hindi sila basta-basta engkanto o ano paman. Mga diablo sila na kumakain at sumisipsip ng dugo ng kanilang biktima. Ilang saglit pa, nakita ko siyang may hawak na matulis na buto ng tao. Inatake niya ako. Sinabuyan ko siya ng mga panguntra ngunit hindi tumatalab sa kanya. Nakipaglaban ako sa kanya ng manumano sa abot ng aking makakaya. Hanggang mapasandal ako sa puno ng akasya at doon lumitaw ang puting kamay. At hinablot ako noon papasok sa puno. At ilang saglit pa, nakita ko ang lalaking aghoy. Kasama niya ang ilan sa mga taong naghihinagpis. Maligayang pagdating sa aming kaharian, Simon. Nakangiting bati sa akin ang lalaking aghoy. Ibalik mo sila sa lupa. Ilang pamilya pa ba ang kailangan yung singilin? Agad kong sigaw na siyang pagsimangot ng lalaki. Uminahon ka, Simon. Hindi namin sila sinasaktan. Iniligtas namin sila sa taong itim. Mga kaibigan namin ang narito. Kuno ng babaeng aghoy. Napalitan ang pagtataka ko. Bigla akong tinutuban ng masama nang maalala ko si Almira. Tiyak ko na nasa panganib ang dalaga, gayong nasa ibang mundo ako. Nakita ko ang babae sa isip mo, Simon. Noong gabing iyon, nilikom namin ang mga kaibigan naming tao rito. May banta na ang kanilang mga buhay. Papatayin sila ng taong itim. Subalit hindi namin lahat nailigtas. Nasira ang plano namin nang dumating ang babae sa gubat. Naamoy siya ng taong itim kaya ilan sa mga kaibigan naming tao ay nasawi. Ani ng lalaking aghoy. Tulungan mo kami, Simon! Sabay-sabay na sabi ng mga tao na alintana sa kanilang mga itsura ang nararamdamang puot. Binigyan ako ng gintong armas ng mga aghoy para maging proteksyon ko sa pakikipaglaban. Hindi raw sila maaaring makialam sa galit ng ibang engkanto sa tao. Batas nilang panatilihin ang katahimikan. Subalit tao rin daw ang maaaring makapagbibigay solusyon sa problemang kinakasangkutan ng taong itim o diablo. Maingat akong inihatid sa ibang destinasyon ng lalaking aghoy na inakala akong mapaglarong engkanto at nananakit. Nagkamali ako ng hinala.
Sila pala itong tumutulong para iligtas ang mga kaibigan nilang mortal sa paparating na panganib. Nagpalinlang ako sa kuryosidad. Isang diablo pala ang haharapin ko sa masukal na kagubatan para iligtas ang buhay ng mga kapwa ko tao. Binalikan ko si Almira sa kanilang bahay at nilagyan ng gintong dahon sa dibdib. Makatutulong raw iyon para mapagwalang bisa pangsamantala ang sakit na dulot ng taong itim. Makalipas pang ilang saglit, nakarinig ako ng pagsipol. Napakalakas. Tantya ko na malapit lang sa bakuran nila Almira. Naging handa ako sa anumang mangyayari at hindi nga ako nagkamali. Minamalmalan na siya ng taong itim mula sa labas ng bahay. Kausap ko si Padre Rico habang naglalagay ng mga halamang gamot sa paligid ng bahay nila Almira. Habang tarantang-taranta ang mga magulang niya, hindi sila mapakali. Habang patuloy ang pagpapalata ng taong itim sa labas ng kanilang bahay. Makalipas lang ang ilang oras, dumating na rin si Padre Rico kasama ang alalay niyang isa ring pare. Nagkukumahog silang naglalagay ng kandila sa altar at paligid ng kama ni Almira. Sandali na lang ay magiging bulok na ang inilagay kong gintong dahon sa dibdib nito. Nag-sign of the cross na ang dalawang pare, habang ang mga magulang naman ni Almira ay may hawak na bel at palaspas. Naglagay na rin si Padre Rico ng cross at abo sa noo ng dalaga, bago pa tuluyang mabulok ang dahon na nagpapakalma sa dalaga. Nagsimula na ang pagkapatay bukas ng mga ilaw sa loob ng bahay. Unti-unti na rin napupunit ang balat ni Almira. Kasunod ang paglabas ng mga hindi ordinaryong bukol nito. Nagsimula na silang manalangin habang ako naman ay nakabantay sa pag-atake ng taong itim. Ilang saglit pa, biglang dumilat ang mga mata ni Almira, kasabay ang paglitaw ng taong itim sa hanay nito. Nagsisigaw ang dalaga ng literal na wika habang sinasakal naman ang taong itim si Padre Rico. Nagsaboy ako ng lana na hinaluan ng sagradong tubig sa taong itim. Lumapit pa ako sa kanila saka ako hinampas ng buntot ng pagi ang aswang na siyang pagusok ng kanyang napinsalang balat. Muling nagdasal si Father at ipinatong niya ang bakal na krus sa dibdib ni Almira. Habang nakikipaglaban ako sa taong itim, ginamit ko ang gintong talim sa pakikipagtuos. Ilang sandali pa, lumutang si Almira. Hindi ninyo ako kaya. Boses demonyo. Hindi uminto sa pagdarasal si Father. Hinila niya ang kamay ni Almira at inilagay ang rosaryo sa palad nito. At bigla na lang itong bumagsak sa kama. Saka ni Father pinainom ng sagradong tubig ang dalaga. Napuruhan ako ng gusto nang matamaan ako ng suntok ng taong itim. Bigla na lang siyang naging itim na usok at pumasok sa katawan ni Almira. Tumilapon si Padre Rico nang bigla na lang lumakas ang katawan ni Almira. Ilang saglit pa, nakita ko ang gintong butas sa dibdib ng dalaga. Naisip ko na baka ang gintong talim na rin ang makapapatay sa espiritu ng taong itim sa katawan niya. Binigkas ni Padre Rico ng malakas ang ama namin. Kasabay nun, ang pagsasaboy ng sagradong tubig. Higit pa sa lahat ang kanyang ginawa. Tinawag niya ang mga kilala niyang anghel at banal na siyang pagdating ng liwanag sa hawak nitong krus. Habang isinasagawa nila ang dasal, palihim akong lumalapit sa katawan ni Almira at itinarak ang gintong talim sa kanyang dibdib. Nagulat ang lahat sa ginawa ko. Bumagsak sa sahig ang katawan ni Almira habang ang itim na usok naman ay hindi makaalis sa dibdib ng dalaga. Unti-unting naglalaho ang gintong talim na itinara ko sa katawan ni Almira. Parang mahika na nagkukulong sa masamang espiritu ang gintong talim na iyon. Kasunod ang pagpatong ni Father ng bakal na krus sa dibdib nito. Sinugatan niya pa ang kanyang daliri at inukita ng krus ang noo ng dalaga. Makalipas pa ang ilang saglit,
Unti-unting nagiging payapa ang paligid. Hingal na hingal si Father. Kasunod nun ang pagbalik ng natural na kulay ni Almira. At sa gilid niya naman, lumitaw ang itim na sanga ng puno. Ma, pa, ano po ang nangyari? Naiiyak na sambit ni Almira bago siya niyakap ng kanyang mga magulang. Gumalaw pa ang sanga ng puno at dali-dali ko yung ibinalot sa puting tela. Nilagyan ko rin ang lana sa kakusinunog at doon saksi kami ni Father kung paano maglihab ang kambal na taong itim at ang espiritu nito at ang katawang engkanto. Huwag papasok sa makulimlim kung hindi ka sigurado sa madilim na kapalit. Sa madaling salita, huwag mong itaya ang buhay mo sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Ang buhay nating lahat ay naaayon sa ating kapalaran. Tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating problema. Tayo rin ang makakahanap ng solusyon sa ginawa nating pagkakamali. Hindi po lahat ng masasandalan natin sa buhay ay makakatulong sa ating mga suliranin. Kung minsan pa nga, ang mga taong pinagkakatiwalaan pa natin ang siyang maglalagay sa atin sa panganib. Ang kwentong ito ay inihahaligi ko sa karapatan at karunungan kung paano mabuhay ang isang taong magpapadala sa kuryosidad na walang iniindang sukli. Panganib man o kapalit na buhay, matuto tayong mahalin ang ating sarili bago ang pagmamahal sa gawa ng iba.